1, 2, 3. Sanctuary Cyprus! Woo! 1, 2, 3. Sanctuary Cyprus! Woo! Let's say, iniinda ako. Kasi katulad ng nakakaramdam ako sa uric acid ko. Yung gusto ko talagang ma-cleanse. Ayun talaga. Ang powder talaga mabilis. Kasi mas malaki ang ano nun eh. Ang laman. Ilang powder sa isang araw para talagang ma-cleanse. Kung gusto mo mabilis, actually, kung gusto mo every 1 hour, same day, bago gulat ka lang, wala na. Ganyan talaga ang ginagawa namin pag ano, kasi number one, wala naman problema kahit ilan ang iinumin mo na barley. Kung may nararamdaman ka, ang suggestion namin palagi, damihan mo ng damihan. Magugulat ka lang, same day. Mga anak namin nga, nalalagnat. Painumin lang namin ng painumin ng barley, magugulat ka, wala nang lagnat. Hindi kami umiinom ng gamot sa bahay. Ganyan kalakas yung ito, ano. Ito, may ask you something. Oo. Paano pag yung mga may mga cancer cell, gaano ang pag-inom nun? Kasi may nagtatanong lang sa akin. Oo. So kung mayroon nag-ano sa'yo, depende kasi sa cancer niya. Depende sa level, di ba, kaanong stage. Pero kung gusto lang niya mabilis, kasi ang bakit nagkakaroon ng cancer ang isang tao? Hindi ko kasi sigurado kung HEPA B ang sinasabi niya o cancer na eh. Ah, okay. So ganito lang yun. Ang HEPA, medyo mas madali, syempre. Mas madali ang hepatitis. Marami actually na ano na mabilis lang, isang buwan lang nawawala na yung HEPA nila. Kasi sa Santi Barley, natutulungan talaga. Mabilis lang. Pero kung sakaling ano... Kasi ako, ang problem ko, yung parang feeling ko, parang anya-asma ko. Ah. Asma na naman ako. After this COVID, nakaramdam ako ng parang allergy. Oh. Parang sumusok ng konti ang asma ko. Ano yun eh? So sabi dati ko, may asma ka. Oo, pero pala ako nawala. Nawala. I was young when I had it. So, kumbaga parang umaatake na naman ko. Oh. At least, hindi ko rin alam. Oo. Oh, oh. Ano kasi yan siya? Inflammation yan sa baga mo. Inflammation. Pag meron ka mga ganyan, suggestion namin mag-take ka mga twice or three times a day ng sachet. Maramdaman mo talaga, usually first days pa lang nararamdaman mo na Magkano na ngayon ang sachet natin, Mike? Ha? Magkano na ngayon ang sachet sa member? Yung box, isang ang pinakamura pag nag-ano ka, 3+1, pag apat-apat. Ang 3+1, 97.50, apat na boxes na yun ng powder. Murang-mura na yun. Apat na boxes na yun. Kumbaga parang 24 na yung bawat isa. Okay. Oo. Eh kung yung kaibigan ko, may HEPA B daw siya, paano yung pag-ano? Bigyan mo. Ano bang HEPA? Bigyan mo siya ng ano? Masama ba yun? Oo. Hindi ba kasi yun, may A, B, tsaka C rin. Yung B, pwede pa yan maano. Actually, maraming nagkaroon ng ganyan. Naalala ko, meron din kami isang chef na pupunta Cyprus. Nung unang test niya, na may findings na HEPA. Siyempre, alam mo naman yung mga tao nangungutang pa para makapag-abroad. Siyempre, pag bumagsak sila sa ano, malaking utang nila, di ba? So, wala siyang choice. Sinuggest ko sa kanya mag-Santi Barley siya dun sa Pilipinas. Eh, di bumili siya ng isang box. Hindi, tatlo ang ininom niya. Nag-take siya kasi ng marami everyday, 3 times a day. After 1 month, nag-analysis ulit siya, lahat okay na. Meron din kami dito, customer, ano siya, may drop. Can I ask you something, Mike? Pag ba ang Santi Barley, inihalo sa coffee, halata o hindi? Maluluto. Anong halata o hindi? Siyempre. Halata kasi kulay green. That's the thing. Kunwari, ilagay ko sa kape ang Santi Barley, mag-ano ba siya? Bakit hindi na lang siya mag-take ng Santi Barley coffee? May coffee rin kami. Masarap sobra. Is it the same effect? Hindi naman the same with the powder, pero at least kahit papano mayroon. Barley grass sa loob.
Pero napakasarap ng lasa ng kape ng Santi Barley. Okay, ganito. Ganito. Bigyan kita ng isang sachet ng powder tsaka isang sachet ng kape. Yung powder, timpla mo sa malamig na tubig tapos inumin mo. Makikita mo sobrang sarap ng lasa. Tapos yung kape, gawa ka ng ano, init ka lang ng tubig pero wag yung sobrang kumukulo. Mag-init ka ng tubig tapos ilagay mo yung ano, yung coffee. Kasi yung coffee powder na yun, ready to mix na eh. Yun, okay. Try mo. Tingnan mo, baka ma-addict ka sa kape rin. Hindi, para matry mo. I did that before, Mike. I was using it before. Ah, yung coffee? Yes, I did that. Yeah, I was using it. Kaya lang, nag-stop ako kasi nga nawalan din ako ng pera. That's the thing. I mean, kaya medyo nag-stop din ako. So, I wanted to use it ulit. Kaya lang, mas ano nga sa akin nga kasi ang capsule kaysa nga sa ano, kaya nga nasasabi ko. So, ang capsule naman, how much is it? Let's say. Ang capsule, pero 1/3 ang laman niya. Kumbaga, parang 10 sachet ang laman niya, example. Kung i-compare mo sa powder. Ang apat na box is 46.50, pero 1/3 compare sa laman ng powder. Mas mapamahal. Mas mapamahal ka talaga. Kumbaga, kung capsule, sang titake mo, same amount ng powder, dapat babayaran mo na sa mga 140, mga ganun, 130, 140 euro. Powder na lang, konti. Kung dalawa lang mo ng sachet ang kuhanin ko. Yung dalawang box? Pagkano? Oo, dalawang sachet muna. Sachet? O yung box, ibig mo sabihin, dalawang box ng powder. May na dalawang box ng sachet, yung sachet na powder. Sayang kasi ang dalawang box 65 euro, pero pag bumili ka pa ng isa, may makukuha ka pang isang libre kasi 3 plus 1 eh. Kung bibili ka ng tatlo, tsaka mayroon ka ng mga kaibigan ng mayroon ka na ng kaibigan na interested rin bumili, di benta mo. Actually ganito yun, oh. Sabi mo may kaibigan ka, kung may dalawa kang kaibigan bibili tag isang box, yung dalawang box mo libre na yan. Kasi kumbaga parang sila na yung nagbayad sa order mo. Kaya ba niya ng HEPA, B? Oo. Kasi sabi ko nga lang, dito rin sa Cyprus meron din isang negro na may HEPA B dati. Nag-test siya, nag-okay na nga eh. After mga 1 month din ng gamit niya, 1.5 month, ganun. Sasabihin ko sa kanya kung okay lang sa kanya. Mm-hmm. Kasi nakita ko lang, kasi nasabi nga niya na may problem siya. So sabi ko, not so sure, sabi ko, hindi ko kasi alam. Sabi ko yan, may tatanong ko. It just so happy na naalala ko, sige nga, bili nga rin ako. May nagtanong, hindi, sige nga, bili nga rin. Yan ang talaga. Yan ang akin. Sige, dadaan ako bukas. Mike, ganito na lang. Pwede bang kukuha ako ng apat? Yung isang linggo, yung dalawang box. So, kasunod yung dalawa. Pwede ba? Okay lang. So, okay lang sa'yo. Oo. So, kumbaga, magbigay ka muna ng ng 50 ngayon. And then, yung 50 sa next week, para ibigay ko rin sa'yo yung dalawa. It's okay. Okay lang. Tsaka kukunin. Sige na. Okay lang. Kasi ibibigay ko rin naman sa ano, gusto ko lang naman siyang tulungan. Oo. Naawa din naman ako. Hindi. Sabi ko, sabi. Oo. Sige, salamat. Magdanan na lang kita bukas, ha. Alam ko naman ang bahay mo. Nandiyan ba kayo sa bahay mo? Ano oras? Para alam ko, kasi hindi pa kami kasi usually nagde-deliver din ako. Para alam ko mga ano oras. Mga ano oras ka ba nandiyan ng umaga? Nasa bahay naman kami palagi. Kunwari, mga alas 10, okay lang. Alas 10 tomorrow. Sige, alas 10 bukas. Okay. Sige, bigay ko sa bahay. Salamat, Mike. Regards na lang kay Rochelle. Salamat. Oh, sige, madam. Okay, thank you. Sige, bye-bye. Bye.
Laura. Teka, doon alis ka? Isip niya, podcast, pilih ka. Pero may grab sis, yung stili sa Latria. Okay. Gusto na ba na ba Latria? Iko spende mo, na nalabdaan, tumisin dito, tamil, tapende sa kato, nabika mo. Ne, nasa rodiso ka dito, ra. Okay. Πιστεύεις εσύ να έχεις και άτομα τα οποία να διαφερθούν για τον business ενώ σου να γράψεις άτομα? Προσπαθώ τώρα Μιχάλη, διότι επειδή και προσπαθώ να μου πω. Οκ. Τι εννοώ, γιατί αν έχεις το δεύτερο το πακέτο, εντάξει, αν έχεις το δεύτερο το πακέτο, με το δεύτερο το πακέτο τι είναι να γίνει. Αύριο που να έχεις άτομα όσο να μπαίνουν στην ομάδα σου, είναι να κερδίσεις μέχρι και τρεις φορές πιο πολλά λεφτά από το πρώτο το πακέτο. Ναι, άκου να δεις, αν γραφτώ με το πρώτο πακέτο, μετά δεν μπορείς να γράψεις με δεύτερο. Όχι. Ναι, γι' αυτό που σου λέω. Εγώ τι να σου προτείνω εγώ, που θέλω να σε βοηθήσω. Εγώ προτείνω σου, ας πούμε, πάλι να σου στείλω άλλα τρία, να τα πουλήσεις και τούτα με το καλό, και μετά ξέρω εγώ να βρεις άλλες τρεις, και να τους πουλήσεις και τους με το καλό. Καταλάβες, και ήδη συμπλήρωσες 450 ευρώ. Καταλάβες. Ακριβώς για να πιέσεις το δεύτερο το πακέτο. Το δεύτερο το πακέτο, 12 κουθιά. Δηλαδή αν πουλήσεις 9, εύκαλες το πακέτο σου, αλλά έχεις άλλο 3. Ένα πια άλλο 3. Ναι. Εντάξει, έλα να σου πω, άντε στείλε μου 3 αύριο. Εντάξει, να σου στείλω. Μπορείς να πάει τράπεζα θέμας αύριο για να μου τα βάλεις. Ναι. Starter, pero sabi ko hindi ko i-register kasi nabenta niya na agad. Sabi niya, padalaan mo pa ako ng tatlo, bibilin ko na ng 50% discount. Sabi ko, ganito, in-explain ko sa kanya. Pwede sabi niya, sige, ganyan na lang. Maghanap siya ng aming na customer para mabuo na niya na yung ano. Ito yung may, ano rin, testimonial yung asawa niya, apat na araw pa lang ng pag-inom. Magaan na yung arthritis na.